Hi, welcome back to my channel. My name is Jomar and today, titingnan natin lahat ng pinamili namin na Christmas decors from Divisoria. So, kahapon namili kami ng ilang mga items para sa nalalapit na wedding ng brother-in-law ko. And together with that, bumili din kami ng mga Christmas decors or Christmas tree. So, ako yung namili ng Christmas tree, yung wife ko yung namili ng mga decors, so most of the decors are pink. But it's really my dream, childhood dream, na magkaroon ng Christmas tree sa bahay. Kasi ever since I was a kid, wala talagang Christmas tree sa bahay na. So this will be the first time na magkakaroon ng Christmas tree sa bahay kung saan ako na. So samahan niyo ako, assemble natin, titingnan natin yung mga pinamili namin, na-assemble natin at titingnan natin kung maganda ba yung binili namin Christmas tree from Divisoria. So I'll also give you the prices ng mga pinamili namin and i-assemble natin, itatayo natin ang Christmas tree na yan. Alright, so first, kasama rin natin si Coffee na mag-unbox. Ito yung box ng Christmas tree. Ang binili namin is 5 feet tall na Christmas tree. Unbox na. So, i-assemble ko talaga yung Christmas tree from yung base niya. I think ito yung pinaka-base. Ito na yung buong Christmas tree. Lalabas ko sa So, yung bili namin dito sa 5-foot na Christmas tree is only 800 pesos. Actually, natawaran na yan ng 50 pesos lang. 850 yung original price. Tapos, natawaran namin 800. So, that's a 5-foot Christmas tree. So, para nahati lang siya sa dalawang section. Ito yung top part. So, ito yung, I think, the bottom part of the Christmas tree, yung mas mabigat. Tapos, ito naman yung base niya. Yung stand niya. So, i-assemble natin ito mamaya. Okay, so ito naman yung mga pang-decors na napili namin. Napili namin ng misis ko for the Christmas tree. Ayan! So, ito yung mga decorative items na binili namin sa Divisoria. So, ito yung pinakamalaki. Pinakamaraming Christmas balls. So, meron dito 26 Christmas balls. At kung nakikita nyo, pink yung theme ng Christmas tree. Because my wife love pink color. Pati yung ornamental flowers na binili namin. Actually, it's a combination of pink and silver. Christmas balls, ang bili namin dito is 250, pero parang natawaran pa ito ng 230 pesos. Sa Divisoria naman parang baklaran din, of course. Pwede kang makipagtawaran, especially kung marami naman yung bibili mo sa isang store dito. So, sabi ng tindero, perfect lang yung ganitong size para sa 5-foot na Christmas tree. So, kung mapapansin nyo, meron tayong glittered, meron tayong ordinary, at meron din yung shiny na Christmas ball. Pero lahat sila in the shade of pink color. So, yan ang ilalagay natin mamaya. Bumili rin kami nitong ornamental plants or ornamental plastic flowers na kulay pink and silver. Ito na. For this one naman, 300 pesos bawat pack ng plastic flowers ato for decorations. So,
sa isang pack, 12 flowers na yung makukuha. Pag binuksan mo siya, makikita mo yung mga petals. I mean, yung pinaka-flower. Tapos meron siyang yung nasa parang sa halaman din. Kung sa may kakapit yung stem. So, meron tayong 12 na ganito. Kasi ito yung mga stems. So, meron tayong 12 sticks dito na mag-sisilbing stems ng mga flowers. So, yun. Sa store, may mga nakadisplay na ganito para mabigyan ka ng idea na ganito yung itsura niya. So, insert siguro natin ito mamaya din sa Christmas tree. Kaya natin kung paano natin ito ilalagay. Okay, that's done. Bumili rin kami ng ito, simple yung Christmas light lang. This is for only 150 pesos. And yung tindero na binilhan namin, sabi niya, mas maganda na ito yung bilhin kasi kulay green yung wires. Since yung Christmas tree natin is kulay green, iba-iba rin yung kulay minsan ng mga Christmas trees. So, mas maganda na medyo nagka-camouflage or kakulay ng Christmas tree yung mismong wire ng Christmas lights. So, this one naman, yung lights niya is warm light, which is the best seller when it comes to Christmas trees. Mamaya sasindihan natin. And of course, hindi makukompleto ang isang Christmas tree kung wala tayong stars sa taas. So, binili namin transparent star. Umiilaw din to. Tapos, yung binili namin is pwede mong isaksak sa isang outlet. Dalawa yung choices. Pwede kang bumili ng battery o lalagyan mo ng battery. Ito naman yung pangalawang choice, yung pwede mong isaksak sa outlet. Tapos, umiilaw siya, of course. Mas pinili ko to kasi parang kapag yung battery, baka mabilis lang madrain yung battery, tapos magpapalit ka pa. At is ito, yung star na nasa taas, pwede mo siyang ikabit doon sa Christmas lights mo. Parang isang connection lang siya. Kapag sinaksak mo yung Christmas lights mo, iilaw din yung Christmas star. Okay, so yan yung mga pinamili namin para sa star na to. 300 pesos yung original price nito. Pero natawaran namin to ng mga 280 pesos. Actually, yung price niya, same lang din naman dun sa debate. So, I rather go with this one kaysa dun sa bibili ka pa ng battery. Ayan, so, yan yung lahat ang pinamili namin para sa Christmas tree. I-assemble na natin yung Christmas tree. Ayan, so, ito yung stand. So, ganoon lang pala siya. Para maging stand ng Christmas tree. And, napaka tibay naman nung bakal na ginamit for this. So, I'm very confident na hindi naman basa-basa mahuguro yung Christmas tree dito. So, itatabi ko rin yung mga plastics kasi after ng holiday season, pag hindi na kailangan yung Christmas tree, gagamitin pa namin to next year o kaya sa mga darating na years. Para mas madali siyang impact. Kasi ilagay na lang sa bodega. Meron din siya mga parang screws. Oh, mga screws, empako. So, ito yung gagamitin natin para hindi gumalaw-galaw yung stand. So,
So, kung nakikita nyo, may mga butas yung stand. So, para maging secure siya, dyan natin ilalagay itong mga screws na. And it's very easy na paikutin yung screws kasi napakaganda ng handle. Okay na. So, hindi ko muna siya ilalagay ng todo yung mga screws kasi kailangan ilagay pa yung Christmas tree bago mo i-secure lahat ng bolts. Okay, so pag-ready na yung stand, yung base ng Christmas tree, set aside muna natin yan. Tapos ipiprep na natin yung katawan ng Christmas tree. So, unahin natin itong this is the middle part. Nakita nyo may marami siyang plastic para i-cover yung bawat step. Tanggalin muna natin lahat ng plastic. Ayan, so almost natanggal ko na lahat ng plastic. And kung nakikita nyo, nagustuhan ko talaga to from the display pa lang kasi makapal yung mga stem niya. I mean, marami siyang leaves. And to form a Christmas tree, since nakaganyan siya, ibababa mo lang yung adjustable naman siya, yung mga stems. So, you will work from bottom to top. Ganyan lang. Kapit natin yung base sa ilalim. Ayan, so kinabit yung base sa ilalim ng Christmas tree. Ayan, so nakakatayo na siya. So, ni-spread ko lang yung mga stems niya para mas mukhang bulky yung Christmas tree. Ito naman, kakabit na natin yung other half ng Christmas tree kasi manananggal siya. Wow! Okay, so since nakatayo na yung Christmas tree natin dyan sa likod ko, ang sabi ng tindero, sa pagdi-design daw ng Christmas tree, unahin mo yung top papuntang bottom. So, ang gagawin ko muna, ilalagay ko muna yung mga lights. Then, saka tayo magde-decorate ng mga ornaments. Okay. So, ito yung, once again, yung ating Christmas lights. So, saksak ko dito para makita nyo. Yeah. Wow. Warm light siya. Yung Christmas na talaga. And nag-ano siya, nagbi-blink. So, ang gagawin natin, yung other end ng saksakan niya, doon natin isasaksak yung ating Christmas star sa taas ng Christmas tree. Yan, nagla-light din yan. Diba? Lagay muna natin sa Christmas tree. Okay, so naglagay na ako ng Christmas lights. Lalagyan naman natin yung mga decors natin sa Christmas tree. Thank you.
ating final Christmas tree decor. Wow! Sindihan natin. Ayan! No! Pasko na! Wow! Paskong-pasko. Okay, yan. So, tapos na yung Christmas tree and very happy naman ako dun sa kinalabasan. Everything is working dun sa mga lights. So, it really feels like Christmas na. And yeah, napakasayang experience yung mag-decorate ng Christmas tree. Masaya pala siya. And kung meron pa kami ibang decors na mabili, ilalagay namin sa Christmas tree na to. If hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please subscribe and follow us. Click the notification bell for new videos. And I'll see you in my next vlog. Advance Merry Christmas, everyone!